Bakit napakalaki ng galit ng Smartmatic kay Glenn Chong na handa siyang ipaligpit gamit ang mga bayarang pulis? A transmission activity was captured as early as May 8, one day before the election. Dahil sa privileged speeches ni Senate President Tito Soto na nagbulgar ng padaraya ng COMELEC at Smartmatic, nagkaroon ng Senate hearing noong July 31, 2018. Ang hinihingi namin, itong secure logs na to, anong laman ito? Anong laman itong mga tinasmit na ito na maaga? Anong laman? Contesting transmission yung 458. Anong laman? Anong laman? Mr. Chair, may I request that my resource person be recognized, Tony Glenn Chong. Sir, good morning. Thank you, Mr. Senate President. Dito unang nakilala ang pangalang Glenn Chong sa kanyang Pilipino. The COMELEC can go over there and see word for word, line for line, and see if it is not a match. The black one is yung galing kay Senator Soto, Senate President Soto. The white one is from the SEPS of PNAD, submitted by the Commission on Elections. It's a match. So ibig pong sabihin, totoo po yung sinabi ni Senator Soto. Noong una, ang tinira kay Glenn Chong ay isang langaw lamang. Isang peste na namimerwisyo lamang. Ngunit sa Senate hearing, nakita nila ang panganib na daladala ni Glenn Chong sa kanilang emosyo. Next slide, please. That is also from Senator Soto. Now, kanina po, sinabi po ng COMELEC at halusin po nila, and I would like to ask their, your honors, if that is their final answer, these early transmissions are final testing and sealing. Is that po the final answer of the COMELEC? Dahil walang gustong sumagot sa COMELEC at Smartmatic, nagtanong ulit si Glenn Chong. Sir, I was asking if these early transmissions, last final answer po ng COMELEC is final testing and sealing mo ba? I'm only asking for an answer na yes or no. Is it final or not? Or sealing? Is it final testing and sealing or some logs that I presented in my speech? Based on the logs, sir, I cannot determine if this is a final testing or sealing because this just says a query. It does not say a transmission yet, but a query on the network. So, Tony Chong. Sir, ang ibig ko pong sabihin is, pinanindigan po ba ng COMELEC na yung early transmissions are final testing and sealing? Yun lang naman po eh. Kasi ito lang yung sagot nila. That's final and final testing and sealing. To explain na merong early transmissions. So I'm asking the COMELEC if that is their final answer po because I'm going to answer them also. Well, obviously, that's the only answer that they could give. Please answer. Sa husay at talino ni Glenn Chong, ang COMELEC at Smartmatic ay nagmukhang katawa-tawa. Bakit may nagtatanong na po sa May 8 pa lang? Ang sagot po ng COMELEC, final testing and sealing yan. Kaya po, gusto ko pong malaman if it is a final answer nila, including Smartmatic, because noticeably Smartmatic is very silent. Kasama po sila dyan, because if pinanindigan din lang ang final and testing and sealing po ito, then I will counter them with my next slide, sir. So, is it your final testing and sealing? These queries as pointed out by Senator Pangilinan. Good morning, sir. I believe these are final testing and sealing or diagnostic transmission results. The only way to assure that is to look at the logs of the VCMs because, as it's been stated, these are logs of the DNS and it does not show any type of result being transmitted, sir. Logs. Listahan ng lahat na ginagawa sa loob ng PCOS machine. Sir? Yes, sir. Thank you, Joe. That's exactly what I want to hear. Sir, malinaw po, let me restate, sinabi po ni Smartmatic, we have to look at the audit logs.
to find out if it is a final testing and sealing or it is a diagnostic test. Transmission code 1730 refers to the municipality of Ragay, Camarines Sur. Next slide, please. Ito po yun, ang transmission code 1730 sa kay Senator Soto. That is a list of all the audit logs. As Smartmatic is telling us, Your Honor, they all bear the code 1730. So iniisa-isa ko po yan. I spent several hours going over each of those audit logs. Next slide, please. Makikita po natin that the system was shutting down on May 5. Then it was restarted on May 9. There was no transaction on May 8. Isa-isa po, wala pong May 8. There was no transaction whatsoever on May 8. It's all May 5. All testing and sealing occurred on May 5. And then the next time that the machine was switched on, it was already May 9. Wala pong May 9, wala pong May 8 yan. Therefore, that's why I was asking if this is a final answer of the Comelec and Smartmatic. And Smartmatic already said that dyan makikita sa audit tag, and the audit tag shows walang transmission. Walang buhay na makina in Ragay, Camarines Sur on May 8. Huli kayo, Smartmatic at Comelec, sa pitat ni Glenn Chong. Ito ang misteryo. Anong klaseng tikos machines ang nagtatransmit na ng resulta ng May 8 mula Ragay? E ayon sa logs, nakapatay ang lahat ng tikos machines sa Ragay noong May 8. Sino yung nagpadala ng transmission noong May 8? Sino yung nagpadala ng transmission noong May 8? Nilaglag ni Senator Soto ang isang matinding pasabo. There were fake or cloned machines that was used in 2016. And these were the ones that were transmitting. There were fake or cloned machines that was used in 2016. Checkmate ang Smartmatic at Comelec sa isang tanong lamang ni Glenn Chong. What I'm trying to point out is that when you cannot trace any particular machine as having actually sent it, that becomes illegal. Hinubaran sila sa harap ng sambayanan. Pinahiya sila at nabulga ang kanilang matagal ng pandaraya. Ang Peking Tikos Machines ay isa lamang sa maraming paraan ng pandaraya na ginamit ng Smartmatic at Comelec noong 2010, 2013 at 2016. Ang lahat ng ito ay nadiskubre, pinag-aralan at ibinulgar ni Glenn Chong sa loob ng 9 taon. Mula noon, nag-isip na ang mga sindikato kung paano patatahimikin si Glenn Chong. Ang nagligtas sa kahihiyan at kalaboso ng Smartmatic at Comelec ay ang mainstream media na hindi ibinalita ang napakalaking iskandalo na ito. Tinakpan nila ang katotohanan kung kaya't hanggang ngayon ay bulag ang karamihan ng mga Pilipino. Ang bayarang media ang bumalot sa kumakalat na baho na umaalingasaw sa loob ng Senado. Mahirap ang laban ni Glenn Chong, isang matigas na pader pala ang kanyang binabangga. Ang mga inakala niyang kakampi ng bayan ay mga ahas pala sa lipunan. Kaya pala wala ng kinabukasan ng ating bayan. Ang mga ininuknuk palang senador ng sindikatong Smartmatic at Comelec ay mga traidor pala sa bayan. Ano ang pruweba sa pagtataksil ng mga senador na ito? Kahit halatang halata na may dayaan sa halalan, kahit lantaran na ang panlilinlang, itinigil nila ang Senate hearing at walang investigasyon na ginawa. At sa isang malaking insulto sa talino ng mga Pilipino, hinayaan pa ng Senado na ibigay ng Comelec
ang kontrata ng 2019 na halalan sa Smartmatic. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa laki ng kontrata, kahit sino na pwedeng bilhin ng Smartmatic. Kahit lahat pang senador, kahit lahat pang bilhin, kahit lahat pang kapulisan, ang hindi lang nila kaya bilhin ay si Glenn Chong. Sa ngayon, si Glenn Chong lamang ang pumapalit na sa karunmalduan na pandaraya ng Comelec at Smartmatic at sa kapakanan at kinabukasan ng ating bansa. He is the only one standing in the way. Kaya naman si Glenn Chong ang pinakamahalagang Pilipino ngayon at ang buhay niya rin ang pinakamapanganib. Sa gabi na napakadilim, ang pinakamahalagang bagay ay ang liwanag ng nag-iisang kandila. Kaya naman ang ulo ni Glenn Chong ang pinakamahal. 150 million pesos ang ipinataw ng mga sindikato sa kanyang ulo. Kung hindi tayo makikipag-isa sa laban ni Glenn Chong at hahayaan natin ang Smartmatic at Comelec sa patuloy nilang pandaraya, karamihan ng maluluklok na senador, congressman o mayor ay mga magnanakaw at mandaraya. At lulubog ang ating bansa sa dagat ng korupsyon at kriminalidad. Ang laban pala ni Glenn Chong ay laban nating lahat.